Good morning everyone! Kumusta na kayo? Welcome back po muli sa ating pag-aaral or sa ating 40 days challenge na pag-aaral po ng purpose-driven life na required po. So, kumusta na po kayo? Hope all is well with the Lord sa lahat ng mga dinanas nating mga pagsubok last na nagkaroon po tayo ng bagyong paeng. Ang dami pong nabahaan, ang dami pong nagkaroon ng problema. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nalampasan po natin muli yung pagsubok na yun. So, bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa bagong buhay, sa bagong kalakasan, sa pagpapala, Lord, na patuloy na binibigay niyo sa amin. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanang nagagawa sa inyo at mga pagkakamali, Lord, sa aming kapwa. Lord, samahan niyo po kami sa umagang to sa pag-aaral ng iyong salita. Bigyan niyo po kami ng karunungan, bigyan niyo po kami ng wisdom, and Lord, dalangin ko na samahan niyo po kami. Marami po kaming nawang matutunan sa umagang to. At dalangin ko, Lord, na kayo patuloy na mag-bless sa bawat isa po. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Kumusta na po kayo? Ang title po na pag-aaralan natin sa umagang ito ay Transformed by Trouble. Ang ating verse po ay sa 2 Corinthians 4:17. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. God has a purpose behind every problem. So, ang Panginoon ay may purpose sa lahat ng mga problema na dinadanas natin. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa may mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanglibutan ito, ngunit tibay ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. So, sabi po dito no na God has a purpose behind every problem. And sinasabi ito sa atin ng Panginoon na pag dumanas tayo ng problema, magkaroon tayo ng kapayapaan sa sarili natin. Na dahil kung magdaranas man tayo ng mga problema, ng mga kapighatian, alam natin na napagtagumpayan na ni Jesus ang sanlibutan. Na alam natin na nakasama natin siya sa bawat problema na dinadanas natin. And God uses problems to draw you closer to Himself. So, ginagamit ng Panginoon yung mga problema na dinadanas natin para tayo ay mas lalong mapalapit sa Kanya. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. So, sino po ba dito ang nagdurusa today? Sino po ang nawawala ng pag-asa today? God uses problems to draw you closer to Himself. Yun po ang tatandaan natin. Na ginagamit ng Panginoon yung mga problema para lalo tayong lumapit sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya, hindi lalayo. We learn things about God in suffering that we can't learn any other way. Meron tayong mga bagay na nararanasan, yung mga pagsubok na nararanasan natin, pero alam natin na kasama natin ang Panginoon. God could have kept Jeremiah from being tossed into a slimy pit. God could have kept Joseph out of jail. God could have kept Daniel out of the lion's den. God could have kept Paul from being shipwrecked. God could have kept the 3 Hebrew men from being thrown into the blazing furnace. So ito po sila, yung si Joseph, si Jeremiah, si Daniel, si Paul, at saka yung 3 Hebrew men, na meron po silang mga dinanas dito sa Bible. Si Joseph po, na pwede po siyang hindi makulong, di ba po? Kasi nakulong po si Joseph. Si Jeremiah, pwede po siyang hindi doon mapunta sa slimy pit. Si Daniel, pwede din po siyang hindi mapunta doon sa lion's den. Pero, nangyari po ito. Bakit po nangyari ito? Nangyari itong mga suffering na ito, nangyari itong mga paghihirap nila, pero alam nilang kasama nila ang Panginoon. Meron mga bagay tayong dinadanas dito sa mundo na akala natin tayo lang
tayo lang yung nagdurusa. Though alam natin na nagdurusa tayo, pero alam natin na kasama natin ang Panginoon. May mga bagay na pwedeng mangyari sa atin na pwede naman na hindi mangyari sa atin, di ba po? Kagaya dito kay Joseph, pwede naman siyang hindi makulong. Si Jeremiah, pwede din po siyang hindi maitapon doon sa slime pit. Si Daniel, pwede naman po siyang hindi mapunta doon sa lion's den. Pero bakit pinahintulot yun ng Panginoon? Bakit pinahintulot ng Panginoon na mangyari yun? Bakit hindi niya pinigilan na mangyari yun? Pwede namang hindi dahil ang mga character po na ito sa Bible ay talagang sumusunod sa Diyos. Pero bakit hinayaan mangyari yun ng Diyos? But God did not stop any of these things from happening. He let those problems happen and every one of those person was drawn closer to God as a result. So, after na nangyari po yung mga bagay na yun, kay Joseph, kay Jeremiah, kay Daniel, mas lalo po silang napalapit sa ating Panginoon. Problems also forced us to look to God and to depend on Him instead of ourselves. So, yun pala po. Yung mga problema, tayong nararanasan na mapipilitan talaga tayong lumapit sa Panginoon and hindi na talaga tayo magde-depend sa sarili natin. Di ba po, nung nagkaroon tayo ng pandemic, talagang kahit yung mayayaman, walang magagawa. Kahit yung pera, wala pong magagawa doon sa sakit ng dulot ng pandemic. So, alam natin na talagang lalapit talaga tayo sa Panginoon. Wala talaga tayong choice kundi lumapit sa Panginoon. Kagaya po nung dumaan na bagyong Paeng, no? Mula gabi hanggang maghapon talagang umuulan. So pagdating na po nung gabi, yung tubig po sa ilog, talagang tumataas na po. Anin talagang tumatawag na ako sa Panginoon, Lord, please, tigil mo na po yung ulan. Lord, please, tama na po. Wag ka na pong magpaulan, Lord. Tama na po. So talagang nananalangin ako sa Panginoon na stop na po niya yung ulan dahil tuloy-tuloy na po yung pagtaas po ng ilog. Nung una po hanggang tuhod lang po, tapos naging hanggang baywang, hanggang dito na po talaga. So nakakatakot po. And that time talagang wala kang pwedeng tawagan kundi ang Panginoon lang. Para kaming hinatulan ng kamatayan, subalit nangyari yun, upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Because God is sovereignly in control, accidents are just incidents in God's good plan for you. So yun po. Alam naman po natin na ang Panginoon ang may control sa lahat. So yung mga aksidente na nangyayari po ay incident lang. Just incident lang po sa mabuting plano ng Panginoon para sa atin. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mulat-mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga tao'y pinili Niya upang maging katulad sa Kanyang anak. Sa gayon, Siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. So dito po sa Romans 8:28-29 na sinasabi po na alam natin na ang lahat ng bagay ay alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. So lahat na nagmamahal sa Diyos at gumagawa ng mga mabuti ay alam natin na kasama natin ang Diyos. At sapagkat sa mulat-mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad sa Kanyang anak. Sa gayon, Siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. So sabi po dito na si Jesus po ang naging panganay sa lahat ng magkakapatid. Every problem is a character building opportunity and the more difficult it is, the greater potential for building spiritual muscle and moral fiber. So, ang lahat daw ng, ang bawat problema po ay nagiging character building po. Siya yung, kumbaga, sa atin po na nag-exercise po, na nagpapalaki po ng muscle, sa Kristiyano po, ang
ang nagpapatibay po sa atin o nagpapatibay po ng ating mga buto, ng ating mga spiritual ay ang bawat problema po na naranasan natin. Hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. So lahat ng mga problemang dinadanas po natin at tinitiis natin ay nagbubunga ng pagtsatsaga. The more na nagkakaroon tayo ng problema, the more na humahaba po yung pagtsatsaga natin. At yung pagtsatsaga natin ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. So lahat ng problema na dinadanas natin ay meron pong pagkakataon na masolve po yung mga problemang nararanasan natin, maaayos din, lilipas din po. At doon po nagkakaroon tayo ng pag-asa. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y pinapupurihan, dadakilaan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So, para po tayong ginto na dadaan tayo sa apoy, para lang po malaman kung talagang dalisay or totoo yung ating pananampalataya sa Diyos. So, yung bawat problema na nararanasan natin, yun po yung apoy na dadaan sa buhay natin. Kumbaga, sa isang ginto, yun yung idadaan siya sa apoy para malalaman kung tunay po siya. At tayo din po ay dadaan sa mga maraming pagsubok. Hindi tayo nabubuhay dito sa mundo para lang magpakasaya, para lang parang wala, kundi dadanas talaga po tayo ng maraming pagsubok. And in the end naman po, tayo po ay papupurihan, tayo po ay dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Kaya huwag po tayong sumuko, huwag po tayong mag-give up, lagi lang po tayong kumapit kay Jesus. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. O nga po, kung every time na may pagsubok tayo, doon po tayo nagiging matatag. Na every time na nakakaranas tayo ng pagsubok, tapos na napagtagumpayan na natin yon and nagkaroon din po ng problema na kagaya sa atin, pwede na po nating sabihin sa kanilang, lilipas din yan, mapagtatagumpayan mo rin yan. Kasi nadaanan mo na din po. So ang bawat pagsubok na ating nadadaanan ay siya yung pong nagpapatatag sa atin. Mga problema ang nadadaanan natin ay siya pong nagpapatatag sa atin. And sa lahat, sa ating pananampalataya sa Diyos, yun po ang nagpapatatag sa atin. Since God intends to make you like Jesus, He will take you through the same experiences Jesus went through. So habang nais ng Panginoon na maging kagaya tayo ni Jesus, kung ano yung mga naranasan ni Jesus, yun din ang dadanasin natin. So, hindi lang si Jesus yung dadanas sa mga hirap na dinanas niya. Though siya yung talagang lumanas ang pinakamahirap, tayo din dadanas sa mga problema ng mga pagsubok dito. Dahil yun yung paraan ng Diyos para maging kagaya tayo ni Jesus. Kahit na siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis. At nang siya ay maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa kanya. O di ba po, si Jesus alam naman po niyang anak siya ng Diyos. Alam naman po niyang may kapangyarihan siya. Alam naman po niyang pwedeng hindi mangyari sa kanya yung nangyari sa kanya. Pero dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos, dahil sa natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis, yun pala po no, pag sumunod ka, talagang may pagtitiis. Pag sumunod ka sa Diyos, hindi pwedeng happy light lang, hindi puro saya lang, hindi puro ginhawa lang, kundi talagang may pagtitiis yung pagsusunod kay Jesus. So, alam naman po natin na siya, anak ng Diyos, siya naghirap, siya nagtiis. Pero ano po ba yung worth ng pagtitiis ni Jesus? Di ba po, naligtas po tayo? Siya naging
na ipako sa cross, siya nagtiis lahat ng hirap, tiniis niya, yung sakit, tiniis niya, para lang po tayo maggamit ng walang hanggang kaligtasan. So, lahat ng paghihirap ni Jesus, may worth po. So, kagaya po ng mga pagsubok na dinanas natin, mga problema ang dinanas natin, may worth din po yun. Sa pagtitiis po natin, sa pagtitiis natin sa bawat pagsubok na dinanas natin, alam po natin na may worth po yun. Dahil alam po natin na magtatagumpay din tayo. Kasama natin si Jesus. Kaya kung maghirap man tayo, dinanas na ni Jesus yan. Kung tayo man po'y nalulungkot, dinanas na ni Jesus yan. Lahat yan, dinanas na ni Jesus. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So kung kasama tayo ni Jesus sa pagtitiis, kung tayo nagtitiis din, tayo din makakasama niya sa kaluwalhatian. Problems don't automatically produce what God intends. Many people become bitter rather than better and never grow up. You have to respond the way Jesus would. So minsan yung mga problema na dinadanas natin, automatic, nagiging bitter tayo. Nagiging iyakin tayo, naging reklamador po tayo. Instead na nagiging nakakabuti sa atin, nagiging bitter pa tayo. Pero hindi yun ang nais ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon na sa bawat problemang dinadanas natin ay magiging better tayo. Mag-grow up tayo. Yun yung paraan para makasunod tayo kay Jesus. Kasi siya nga yung panganay natin eh. Siya yung kuya natin dito sa earth. Siya yung naunang nakaranas ng pagsubok ng lahat ng dinanas natin. To deal with suffering as Jesus did, remember that God's plan is good. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Diba po? Joseph understood the truth when he told his brothers who had sold him into slavery. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot yun ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Tama nga po, di ba? Sabi ni Joseph, masama yung ginawa niyo sa akin. Kasi nga po, binenta po siya ng kanyang mga kapatid. Masama yung ginawa sa kanya. Pero, pinahintulot yun ng Diyos para sa kabutihan at dooy naligtas ang marami. Hezekiah echoed the same sentiment about his life-threatening illness. Ang hirap na ito ay aking nalalaman na tanging ako rin ang makikinabang. So si Hezekiah po, di ba po, nagkaroon siya ng sentimiento sa buhay niya na nung nagkasakit po siya, di ba, nag-complain siya sa Panginoon. Sabi niya, naglilingkod naman ako sa iyo, Lord, ginagawa ko naman yung gusto mo. Bakit ako nagkaroon ng sakit na ganito? Pero alam ni Hezekiah na yung hirap na dinanas niya, siya rin yung makikinabang. So, nangyari doon, narinig ng Diyos yung kanyang hinaing. Dininig ng Diyos yung kanyang hinaing. So, instead na mamatay siya, nadagdagan pa ng 15 years yung kanyang buhay. So, the secret of endurance is to remember that your pain is temporary, but your reward will be eternal. So, ang sikreto po pala ng pagtitiis ay ang reward natin ay magkaroon tayo ng eternal. So, the secret of endurance is to remember that your pain is temporary. So, ganun lang po pala. Ang sikreto ng pagtitiis po natin, kung nagtitiis mo tayo, isipin na lang po natin na ang lahat ng pain na nararanasan natin ay temporary. Lilipas din po. So, wala pong nga pong permanent dito sa mundo. Nagkakaroon man tayo ng paghihirap, pero lilipas din po. Kagaya po nung baha doon, hanggang dito po. Pero ngayon, wala na. Naayos na po, nakalinis na po yung mga nakatira sa baba. Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal katulad niya.
So, may mga bagay pong nangyari sa atin, dinidisiplina din po tayo ng Diyos. Kung paano dinidisiplina tayo ng mga magulang natin, dinidisiplina din tayo ng Diyos para sa ikabubuti natin. So, yung mga problema, yung mga nararanasan natin, mga nararanasan nating pain, dinidisiplina tayo ng Diyos para magkaroon tayo ng endurance, yung pagtitiis. Yung patience natin talagang inaano sa atin ng Panginoon na yung patience natin is talagang tuloy-tuloy na bigyan natin ng pagkakataon dito sa puso natin na huwag tayong magalit kaagad every time na may mga problema tayong nararanasan. So, dahil dito, itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses na siyang mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak na prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga manandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuri niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap kaysa itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. So, mas tiniis po ni Moses na makihati doon sa mga kahirapang tinitiis po ng mga tao noon, sa ng mga Israelites po nang inaapi ng mga Ehipto. Diba po, inampun po siya ng anak ng prinsesa, tapos lahat ng magandang buhay na nagkaroon siya. Pero mas tiniis po niya na maging kagaya po ng mga slave po ng mga Ehipto, naging slave din po siya na sa Ehipto. So mas ninais po niya na makihati sa kapighati ang dinanas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Ang bahagya at panandaliang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. So, magtiwala lang po tayo na ang mga bagay na dinanas po natin ngayon, mga kapighati ang dinadanas natin ngayon ay magbubunga din po ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahayag sa atin balang araw. Dahil tayo ay tagapagmana ng Diyos, ni Kristo Jesus, tayo din po ay kasama sa pagtitiis, kasama sa kanyang pagtitiis. Kung nakakasama tayo sa pagtitiis, makakasama din po tayo sa kaluwalhatian balang araw po. Magalak tayo at lumukso sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. To deal with suffering as Jesus did, we must rejoice and give thanks in the midst of it. So, kagaya po ng dinanas ni Jesus, kagaya ni Jesus na nag-suffer, we must rejoice and give thanks in the midst of it. So habang nasa kalagitnaan po tayo ng pagsubok, nasa kalagitnaan tayo ng mga paghihirap, huwag po natin kalimutang magpasalamat pa rin sa Panginoon. Palagi po tayo magpasalamat sa Diyos. At magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesukristo. So to deal with sa mga paghihirap ni Kristo, kailangan magpasalamat po tayo palagi. Every moment na kung ano man po yung mga nangyari sa atin, lagi po tayo magpasalamat sa Diyos. Magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. To deal with suffering as Jesus did, refuse to give up. So meron po tayong tatlong bagay na magdi-deal tayo kay Jesus sa kanyang pagsasuffer.
to deal with suffering as Jesus did, remember that God's plan is good. So, para makadeal po tayo sa lahat ng suffering na dinadanas natin, lagi po nating isipin na mabuti yung plano ng Panginoon para sa atin. Tapos, ang pangalawa po, or lagi po nating iisipin na kahit nagsasuffer po tayo, lagi po tayong magpasalamat sa Diyos. And yung pangatlo po, refuse to give up. Never give up po. Alam natin na ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng paghihirap dito sa mundo ay matatapos din. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. O dapat alam natin na kaya tayo nagkakaroon ng pagsubok para magiging matatag yung ating pananampalataya kay Jesus. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyong ang kanyang ipinangako. So yan po, kailangan nating magtiis, kailangan masunod natin ang kalooban ng Diyos para matanggap po natin ang kanyang mga pangako. So para magkaroon po tayo ng para po tayo magtagumpay, kailangan po nating magtiis. Wala pong puro saya lang, wala pong puro ginhawa lang. Marami pong pagtitiis. So, ang ating day 25, thinking about my purpose, ang ating pong point to ponder, there is a purpose behind every problem. So, sabi po dito, no? Life is a series of problems. Every time you solve one, another is waiting to take its place. Not all of them are big, but all are significant in God's growth process for you. So, ang buhay po natin ay parang series ng problem. Sino po ba ang nanonood dito ng mga series po na mga movie? So, may mga series po na inaabot po ng 100 plus. So, ang buhay po natin is a series of problems. Pag nakasolve po tayo ng isa, meron pong nakalinya, meron na pong nakasunod na problema natin. Pero lagi pong nating tatandaan na yun yung paraan ng Panginoon para tayo po ay tumibay at tayo po ay maging malakas po yung pananampalataya natin sa Diyos. At ang ating verse to remember, alam natin ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. At ang ating question to consider, what problem in my life has caused the greatest growth in me? So, in every problem na dinadanas po natin, lapit lang po tayo sa Panginoon. Alam natin na lahat tayo nakakaranas ng problema, nakakaranas tayo ng pighati, nakakaranas tayo ng trauma, nakakaranas tayo ng sobrang lungkot sa buhay. Pero alam po natin na ang lahat ng ito ay lilipas din. Kung kasama natin ang Panginoon, alam natin na ang lahat ay matatapos din. Alam natin na nandyan ang Diyos na tutulong sa atin. So, never give up. So, maraming salamat po. Let's pray po. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na to na nakapag-aral po kami ng iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na in every problem na dinadanas po namin, ay tulungan niyo po kaming magkaroon ng kalakasan para magtagumpay po kami. Tulungan niyo po kami, Lord, sa bawat problema na nararanasan namin. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, Lord, para magtagumpay po kami. Lord, huwag niyo po kaming pabayaan sa lahat ng mga ginagawa namin. Bigyan niyo po kami ng karunungan, bigyan niyo po kami ng guidance sa lahat, Lord. At dalangin ko, Lord, higit sa lahat, huwag po kaming mag-give up. Na patuloy po kaming tumawag sa inyo, patuloy po kaming humingi ng tulong sa iyo, Panginoon, every time na nagkakaroon po kami ng problema. And dalangin ko, Lord, na hindi po kami magsawang mag-thank you sa inyo every time na nagtatagumpay po kami sa lahat ng mga pagsubok na dinadanas namin. Thank you so much, Father God, for loving us. Thank you so much, Father God, sa pagliligtas niyo po sa amin. Thank you so much, Father God, sa lahat ng pagsama niyo sa amin sa bawat
journey ng buhay namin, Lord. Thank you so much. Dalangin ko, Lord, na kayong patuloy na mag-bless sa bawat isa. Patuloy na magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Patuloy na mag-bless, mag-ingat, Lord, sa bawat isa. Thank you so much, Father God. Maraming salamat, Father God, at nandiyan ka po para sa amin. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray, Amen. So, thank you po. Dalangin ko na may natutunan po tayo today. God bless you po. Have a nice day.